what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonoorin na isang video. Ito po ay nagmula kay Balitang Masa. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Balitang Masa, bisita na po kayo sa channel niya. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni Balitang Masa. At syempre huwag niyo rin pong kalimutang suportahan at mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At sa mga sumusuporta at nagsasubscribe din, maraming salamat po sa inyo. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ng reaksyon, mga katunay. Balitang Masa, pasok! Nagpaliwanag si Senador Idol Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado kung bakit tila lagi itong galit kung magsalita, lalo na kung ang kaharap nito ay ang mga opisyal ng ahensya ng gobyerno na alam nitong mga tuwali at walang ginawa kundi ang magpayaman sa kaban ng bayan. Kinakailangan aniya ng senador na maging matapang kahit pa na-e-intimidate o nakakaramdam ng takot ang mga kasamahan nito sa Senado dahil isa siyang lingkod ng bayan na dapat nagtrabaho ng tapat at tugisin ang talamak na nakawan sa gobyerno, kaya naman hindi maiwasan ng mga netizens na sobrang mamangha kay Raffy Tulfo. Dahil ito lamang aniya ang bukod-tanging senador na nagpakita ng tapang at malasakit sa Senado at ang mga kasamahan nito ay dekada na subalit wala pa rin di umanong pakinabang sa taumbayan at ang inatupag ay ang magpapayaman lamang. Alam naman natin na si Senator Raffy Tulfo ay galit sa mga tiwali, no? Kahit hindi pa siya senador noon, eh kalaban na siya ng mga tiwali. At gusto niya talaga is straight. Ayaw niya ng liku-liko. At talagang nakikita naman natin simula't simula pa, eh ang mga tulpo talaga ay umaaksyon at matatapang. Wala silang parang kinatatakutan. Talagang halos lahat eh binabangga nila basta sila ay nasa tama. Ganyan katindi. Lalo na si Idol Raffy. Pero kahit ganun katapang si Senator Raffy Tulfo, nakikita naman natin kung paano siya tumulong sa mga tao. At talagang ipinapakita naman ni Sir Raffy, ni Senator Raffy, na ipinaglalaban niya ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya talagang angkop na angkop siya na nandiyan siya sa Senado. Masasaktan ka lang naman kung guilty ka. Sulong lang Idol Senador Raffy Tulfo, mahal ka namin. Dahil ikaw lang ang senador na bukod tanging may malasakit sa aming mga mahihirap. Napakaraming senador kasi Idol ay nagmukha nga nga sa'yo Idol. Napakatagal na nila sa Senado, yung iba pabalik-balik na sa Senado pero walang nagawa. Marami sa kanila ay nandiyan sa Senado para lang maproteksyonan ang kanilang mga negosyo at kayamanan. Samantalang kayo, sandali pa lang kayo sa Senado, marami nang nagawa at magagawa pa. Marami sa mga senador nga, ikaw na sunod na presidente Idol dahil alam namin na taos sa puso mo ang pagtulong. Samantala, sa ibang balita, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad kay Bureau of Corrections o Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na isa sa case suspect sa pagpatay sa mamahayag na si Percy Lapid. Ibinunyag ni Department of Justice spokesperson Nico Clavano na mayroon silang natatanggap na impormasyon para paniwalaan na buhay pa si Zulueta at nananatili itong nagtatago. Sinabi din ng Department of Justice official na bagamat kumpiyansa ito na mahahanap si Zulueta ay hindi aniya maapektuhan ang kinakaharap nitong reklamo sa kabila ng kawalan ng warrant of arrest. Pinagbabasehan aniya sa kaso ang mga nakalap na ebidensya kung kaya't mayroon man o wala si Zulueta, naniniwala sila na ang respondents pa rin ang itinuturo ng lahat ng sinumpa ang affidavit na muling pagtitibayin naman sa preliminary investigation. Mahigit isang buwan na kasi mula nang maghain ang mga otoridad ng complaints laban kay Zulueta at kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag at iba pang mga personalidad na karamihan ay gang leader sa loobian ng New Bilibid Prison. So, I will make... Ayun, no? Si Zulueta ay patuloy pa rin hinahanap pero sinasabi nga nila na nandiyan at buhay pa. Pero nga, sa lahat ng mga nagigreaction natin dito, no? Ang lagi nating itinatanong at nananatiling tanong natin, ano kaya ang mangyayari kapag lumitaw si Zulueta? Ituturo niyo ba si General Bantag o hindi? Yan ang magiging katanungan, eh, di ba? Kasi hindi talaga natin alam eh kung talagang meron siyang ididiing tao. Kung hindi man si General Bantag, sino ang sasabihin niya pang iba? O siya ba ay talagang kasabwat o hindi? Yan si Zulueta, dahil nga syempre yung may mga lumabas noon na mga nauna na tinuturo siya. Pero sinasabi nga na walang direktang nagtuturo kay General Bantag dahil puro daw si Zulueta ang tinuturo. Ang problema, ano kaya ang mangyayari kapag lumabas si Zulueta? Yun ang malaking katanungan natin. May masamang plan. Oops, bago tayo magsimula, nais ko nga palang magbigay uli ng credits kay General Macanas. Ayan, meron din po siyang channel at supportahan natin ang kanyang channel. Ayan, ha? Tuloy natin mga katunay. Nang
DOJ NDI kay Zulueta. Sir, ako si, may pangalan, hindi ko pangitin, taga BGMP ako, sir. Sabi ko, uy, kumusta si Jail Superintendent Ricardo Zulueta? Kasi napabalita noon na patay na. Tapos ngumiti siya nung tinanong ko nasaan si Zulueta. Tumawa siya, bumulong. Sir, huwag kayong mag-alala, buhay na buhay si Sir Zulueta. Binabantayan namin siya. Buhay pala. Buhay na buhay. And then, saan siya? Binulong niya yung lugar. Although, palipat-lipat, kailang, hindi ko na, basta alam ko, yung general location, saan siya nagtatago. Okay, bakit nagtatago? Ibang vlog na lang yon. Okay, meron ding iba pang mga close friends dito sa Baguio na nakatutok sa kaso ni General Bantag. Nagsabi rin, the same revelation sa revelation ng taga BGMP na nagtatago si Jail Superintendent Ricardo Zulueta. But buhay, hindi ko alam yung source ng balita noon na patay na siya. Okay. Napaka-importante kasi ang rule ni Ricardo Zulueta sa Bantag case. Kasi kung i-analyze nyo yung diagram ng mga witnesses ng NDI PNP dito sa baba, lahat nagsasabi na ang nagutos na iligpit si Lapid ay si Zulueta. Hanggang doon lang. Ayun, yung mga, yun nga yung sinabi ni General Macanas, no? Na talaga ang tinuturo talaga ay puro si Zulueta. No? Kaya, kung si Zulueta, nako ha? Talagang hindi talaga natin alam pag lumabas si Zulueta kung anong mangyayari. Kaya talagang dapat makatunay. Ito yung, di ba, total naman, sinusubaybayan natin tong serya na to. Talagang idulo-dulo na natin. Talagang hanggang dulo na to. No? Talagang kung ano ba talaga ang mangyayari, pero sana lumabas na, no? Pero syempre, nag-iingat din si Zulueta siguro sa kanyang buhay. Delikado kasi pag lumabas siya, no? Walang nakapagsabi na involved si Yosek Bantag. Ayun nga eh. Kaya hanggang Zulueta lang. Ayun sana nga, Sir Macanas, no? Pero talagang hindi talaga mawawala dyan. Dahil mga netizens nga din na nakakausap ako na, naku, baka mamaya masulsulan si Zulueta. Yun ang sinasabi nila sa akin. Masulsulan na idiin si Bantag. Naku, yari. Yun nga lang ang problema. Idiin nila ng kaso si Zulueta. Kasi yun ang may nagtuturo. Kaya napakahina yung kaso na, o yung complaint filed by NDI and PNP sa Piskalya na si DG Bantag ang utak. Yung sinasabi naman ni Boyeng na totality of evidence, wala yun. Hindi mo na kailangan maging abogado para maintindihan yung batas o yung common sense lang na paano siya maging utak, wala namang testigo directly telling na siya ang utak. Wala. Ano lang, pasa-pasa lang. Pidot-pidot. Sabi nga nang na-interview ko sa Bangar La Union na they just pick up their witnesses, yung mga convicted criminals na may galit kay DG Bantag. Yun na yun. Okay. So, wala. Anyway, salamat ako na nabuhayan ako ng loob. Kasi kawawa naman si Ricardo Zulueta kung totoong Pinas lang. May pamilya din yun eh. May karapatan din yun na idepensa ang kanyang sarili. At ngayon buhay, binabantayan. I speak before you today on a matter of personal and collective privilege. May mga nagsasabi na tuwing nagsasalita ako, I make them uncomfortable. I tend to be harsh. But I have to come to learn in the years that I have been a broadcaster that discomfort drives change. And that is why I stand before you today, because it seems that we have become desensitized
with regard to the plight of our laborers in the cases they filed with the NLRC. Recently, there has been an increase in incidents of employees encountering difficulties in recovering their money claims or executing judgment that they fought so hard for. Just last week, my attention was called regarding incidents involving cases that they brought before the NLRC. A heartbreaking example is the case of Tommy Flabiano at ang kanyang mga kasamahan na kahit nanalo na sila sa NLRC, nahirapan sila makasingil ng kanilang panalo. Mm. Nagsimula sila na 20 sila ng mga complainants at dahil sa tinagal at bagal ng proseso, siyam sa kanila ang namatay na. 11 na lang natitira. Tinarasal po ng natitirang 11 na ito na sana madatnan pa nila na sila ay mga buhay pa at matanggap ang kanilang ipinanalong pera. Mr. President, we will make sure that things like this should and will not ever happen again. Mm. Ironically, the Constitution provides as a policy that the state affirms labor as primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. But if you go to the office of the NLRC and ask them if they feel that they are valued as a primary social economic force, I'm quite sure they will either laugh at you or they will be clueless about what that means. Indeed, the enforcement of rights through litigation is not the same for our employers and employees. Iba ang pinagdadaanan ng abusadong employer at ng kanyang kawawang manggagawa. Mm-hmm. Ang employer, pag nanalo, di mahirap para ipa-execute ang desisyon. Kadalasan, inaprubahan lang ang pagtanggal ng empleyado. Pero, pag nanalo ang empleyado, pahirapan. Parang treasure hunt ang paghahanap ng mananagot sa award ng korte. Saan ba ang problema pagdating sa mga proseso sa NLRC? Based on interviews and research that we have conducted, the concerns arise at the very beginning when the parties go to the SENA or single entry approach where parties appear before a mediation officer to possibly reach an amicable settlement. Even if these procedures provided only the parties will attend, sometimes the employer party sends their lawyer posing as their representatives to attend the conference. Talagang pang nagsasalita si Senator Raffy, no? Talagang may tikas talaga, no? Talagang katatakutan mo talaga, eh. Tutusin talaga. Bakas na bakas kay Senator Raffy yung katapangan niya, no? Hanggang sa Senado, dinala niya yan, no? Kumbaga, kung sino si Senator Raffy Tulfo noon, nung nakilala natin siya, nung napapanood natin siya, nakikita natin siya, ganun pa din siya kahit nasa Senado na siya. At patuloy niya pa rin na pinaglilingkuran ang ating mamamayan kahit nasa Senado na siya. Diba? Eh kasi merong mga ganyan na kapag napunta na sa mga politika, eh wala na, nagbabago na. Pero si Senator Raffy Tulfo, hindi nagbabago, halos ganun pa rin. Nako, kaya si Senator Raffy Tulfo, baka hindi lang maging senador to. Ah. Tingin niya mga katunay. Employees are easily intimidated. I propose that only non-lawyers could represent parties before the SENA. Further, the SENA officers must be given guidelines by the NLRC on unreasonable settlements being proposed at the SENA level. The officers must be able to protect the employees against these kinds of agreements when their rights are really being violated. When the parties do not reach a settlement before the SENA, they proceed to file the case before the labor arbiter. At this point, delays has been noted in the resolution of cases. During the hearing before the Committee on Labor, before our staunch labor defender, Senator Jinggo Estrada, the NLRC admitted the delay that has been caused by delay in filing and service of pleadings and processes. But I would like to point out that during the pandemic, the courts and even the NLRC have resorted to electronic filing. I implore that the NLRC institutionalize the use of this digital technology in its filing and service. The Supreme Court has provided sufficient guidelines when it comes to electronic filing and service. The NLRC could follow suit. But the biggest problem our employees have is execution. Kumbaga, parati silang nanga matapos nilang ipaglaban ang kanilang kaso. True, the rules of the NLRC provide for a crash bond and surety bond. But the problem is the crash bond and surety bond only arises when the case is appealed from the labor arbiter to the NLRC. Most employers
who want to evade the payment of money claims would stop fighting their cases with their employees at the labor arbiter level. Because if they appeal to the commission, they have to file a cash bond or surety bond equivalent to the award. Thus, it's easier to simply hide taguana ng mga ari-arian. We have to do something about this because the rights that we provide in our laws becomes useless when the employees could not enforce them in the end, hence resulting in just paper victory. Nagpagod lang ang kawawang empleyado. Ayun, at ating napanood ang video na nagmula kay Balitang Masa. Ayun, no? Talagang nasaksihan natin kung ganong katapang ang ating senador na si Senator Raffy. Sana magtuloy-tuloy pa to ang magandang paglilingkod ni Senator Raffy Tulfo sa ating mga kababayan. At syempre, si Zulueta, eto talaga, aabangan natin to mga katunay, kung ano ba talaga ang mangyayari sa huling yugto ng Bantag serye. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!